A day in my life of a 6 months pregnant with a 2 students and 1 dog in the morning. Masarap ang matulog pero kailangan ng bumangon. Mahirap nang tumayo dahil malaki na ang tummy. 5 a.m. ay nabangon na nga ako dahil kailangan ko na mag-prepare para sa pagpasok ng mga anak ko. Kaya naman ako ang kauna-unahang bumabangon at bubukas ng mga ilaw at mga bintana at pintuan dito sa amin. At syempre, pagkagising ko pa lamang ay meron agad akong bantay, ang aso kong si Sansa. Lagi yan nakasunod mula pagising hanggang sa pagtulog ko, nakabantay na nga ata yan. Dahil sa tuwing pagising ko ay nakasalubong nga agad siya, ramdam na ramdam niya agad ang mga kilos ko. Ang sarap din talaga na may gantong fur baby. Pagkagising ko nga ay binubuksan ko na ang mga ilaw dahil madilim pa. Pinapatay kasi namin lahat ng ilaw bago kami matulog. Pagkabukas ko nga ng mga ilaw ay mag-aayos na muna ako ng buhok ko. Hindi na nga ako nakakapagsukla. Iniipitan ko na lamang yan. Siyempre, parati kong nahihimas tuwing umaga si baby dahil sobrang likot na. Kung nga alam ko natutulog pa ba to? Sunod nga ay binubuksan ko na nga ang pintuan at bintana para makasingaw naman itong loob ng bahay namin at makalanghap naman ako ng fresh air galing dito sa labas. At tingnan nyo nga mga person, madilim na madilim pa at napakatapang ko, diba? Hindi ako natatakot kahit madilim. Pero alam nyo ba, ng mga bago-bago pa lang kami dito ay hindi talaga ako makatingin dyan sa labas dahil wala pa nga mga tao sa mga bahay-bahay sa tabi-tabi namin. Buti na lamang talaga paglaon ay medyo dumadami na rin ang mga kapitbahay namin kaya lumalakas na yung loob kong tumingin sa labas pag madaling araw. Pagkatapos ko magbukas ng pintuan at bintana ay eto na nga mga person kailangan ko ng magsaing para sa baon ni Ate Chelsea at sa almusal niya. Si Ate Angel niya naman ay hindi ko na masyadong inaasikaso dahil malaki na nga siya. Hindi rin siya nag-aalmusal dahil sa school na lang siya kumakain. Masyado kasing maaga ang pasok niya kaya late na rin talaga para sa pagbangon niya kapag kumain pa siya. Meron naman siyang baong pera. Sa pagkagising ko nga, kasunod ko na nga rin pala sa likod ko nun si Ate Angel, hindi ko lang na-video. Maya-maya lang pagkatapos ko magsalang ng sinayang ay nagising na rin ang Ate Chelsea niyo. Kusa na nga lang pala silang gumigising mag-isa nila dahil sinasanay ko na nga sila para matuto sila. Kanya-kanya din naman silang alarm clock sa mga cellphone nila. Pagkatapos kong magsalang ng sinaing ay nagready naman ako ng almusal at babaunin ng Ate Chelsea niyo sa school. Itong itlog at kamatis na nga lamang ang babaunin niya ngayon. Pagkatapos nga ay binuksan ko na nga pala itong parcel na dumating kahapon ng hapon at ito nga mga person ang brown rice ko. Sa wakas nga ay dumating agad saktong-sakto kahapon din naubos ang brown rice ko. Sa mga hindi pa nga nakakaalam dyan, brown rice po ang kinakain ko munang kanin ngayon dahil mataas nga ang sugar ko. Meron tayong gestational diabetes ngayon. Kaya naman para ma-maintain ko ang normal blood sugar ko ay nagme-maintain ako ng pag-test ng aking sugar level at syempre ang mag-iingat ako sa mga kinakain ko. Pagkatapos ko na nga rin palang magsalang ng aking brown rice ay uminom na nga muna ako ng tubig. Madalas na naman nga kasi ako nauuhaw at syempre para hydrated kami ni baby this morning. Sobrang natutuwa at nagagalak nga ako kay baby dahil sobrang likot niya sa tiyan ko. Sana nga ay healthy siya hanggang sa paglabas niya. Pagkatapos ko nga uminom ng tubig ay eto na nga mga person magpa-plancha na ako ng damit ng Ate Chelsea niyo. Ngayon nga ay PE daw nila kaya naman hindi na naka-uniform ang Ate Chelsea niyo. Friday naman daw ngayon. So, eto na nga si Ate Angel niyo, nagagayak na at nagbababango na dahil papasok na siya sa school. Kung makikita niyo nga ay medyo madilim pa sa pagpasok niya, sabi ko sa inyo, napakaaga nga ng pasok nila. Hindi nga pala sila maihahatid ngayon ng Daddy Gerson niyo sa school dahil nasira yung motor namin kahapon, ayaw mag-start. Kaya naman pagkapasok din ni Ate Angel niyo ay eto na nga sinimulan ko na magluto ng babaunin at kakainin ng Ate Chelsea niyo para sa almusal. At eto na nga mga person, itlog at kamatis lang naman yung niluto ko kaya napakadali lang. Masaya pa rin talaga ang Ate Chelsea niyo kahit itlog lang ang ulam niya. Mas paborito talaga ng mga bata ang ulami ng itlog, ano? Maya-maya lang pagkaluto ko nga ay inihanda ko na nga rin itong babaunin niya para sa lunch para naman nakaready na bago siya pumasok. Inibilisan ko na nga rin sa mga oras na yan dahil magbabiyahe nga lang papasok ang Ate Chelsea nyo. Buti na nga lang din talaga at mabilis lang maluto ang itlog. Maya-maya lang ay nakakain na siya at nakapagayak at papasok na rin siya sa eskwelahan. Ganun lamang naman ang morning routine ko. Ganito lang ako tuwing umaga. Ang hirap lang bumangon sa umaga dahil ang sarap pang matulog bilang isang buntis. So hanggang dito na lamang, babu!